water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. So, alamin natin kung ano ang iyong tarot reading, ano ang iyong energy reading. Just a reminder, water sign, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Water sign, alamin natin ang iyong sitwasyon na na-encounter sa ngayon. And at the end of this reading, magkakaroon tayo ng some advice and messages from our angel oracles and monology cards. So, water sign, ano ang iyong energy? Cancer, Scorpio, and Pisces, ano ang iyong energy? Water sign? Three of Wands, may gusto kang tahakin na landas sa buhay mo ngayon. Parang may gusto kang i-explore, i-expand yung horizon or yung perception mo. Bottom of the deck, the Chariot. You're taking action, you're making a movement sa iyong buhay ngayon. Siguro may gusto kang i-explore sa ngayon or gawin. Nakikita ko na you are looking to a bigger picture, yung mga potential na maaari mong makuha. Maaring meron pang nakaantay para sa iyo. Five of Swords. Knight of Pentacles. Temperance. And Three of Cups. So there's a strong sign of Sagittarius. A fire sign with Three of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. An air sign, Gemini, Libra, Aquarius. An earth sign, Knight of Pentacles. Taurus, Capricorn, and Virgo. And a water sign with Temperance and Three of Cups. Cancer, Scorpio, and Pisces. So nakikita ko na there's a new opportunity na parang tinitignan mo yung potential nito para sa'yo, sa buhay mo. And tingin ko, wini-weigh mo, binabalanse mo yung opportunity na ito. Kung ito ba yung right for you? Ito ba yung right timing for you to decide? Ito ba yung right timing para mag-take ka ng action towards this new opportunity coming your way? And tingin ko, you will have this kind of a success in your life because there's a Three of Cups, there will be a celebration, and Five of Swords, you are winning the battle. Ibig sabihin yan, you are committing with something na magbibigay sa'yo ng success. You are exploring with something na magbibigay sa'yo ng victory in your endeavor. Pero sa ngayon, tinitignan mo muna mabuti bago ka mag-take ng action with this new exploration of yours. Water sign, parang winiway mo muna kung ano yung magiging impact nito sa buhay mo. Tinitignan mo kung may potential na nag-aantay sa'yo. So that's a good thinking or way of accepting a new opportunity. Kailangan mo muna nating pag-aralan bago tayo pumasok or bago natin tahakin yung landas na yon para hindi tayo magkamali. Kasi alam na natin yung may plano tayo. Kumbaga, kailangan mong pagplanuhan muna para sigurado ka. The Fool. The Magician. Nine of Cups. The Moon. Five of Cups. There's a strong sign of Pisces in your energy. I'm seeing here na parang pinagdadasal mo ito or you're manifesting this opportunity of yours. Yung dadating sa buhay mo, parang ito yung opportunity na matagal mo nang pinaka-aantay, pero pinag-iisipan mo mabuti. Just be mindful when you are making a decision kasi may mga bagay na maaaring hindi pa natin lahat nalalaman. The Moon is a secret or hidden secret na kailangan nating alamin para sigurado ka bago ka mag-decide. Kasi baka pag magpakampante ka at mag-go with the flow ka, baka madapa ka, baka may mawala sa'yo sa buhay mo na ikasayang mo. Para ma-avoid mo itong kind of energy na losing something, losing someone, maybe parang malayo ka, mawalan ka ng komunikasyon sa kanila,
or maybe sila ang mawalan ka ng time sa kanila. 'Di ba? Para ma-avoid mo 'yon. Tingnan mo lahat ng aspeto, lahat ng angulo. Pag-aralan mo mabuti, pagplanuhan mo mabuti. Even though na ito yung kasagutan sa mga pangarap mo, diba? Baka kasi pagsisihan mo sa huli, mas magandang pagplanuhan mo muna. Nakikita ko na itong new opportunity na dadating sa buhay mo na pinag-aaralan mo, kung you are ready to take this kind of opportunity, tingnan mo yung mga taong involved na maaapektuhan sa desisyon mo. Para wala kang masaktan. Kasi baka along the way, pag you take this kind of opportunity, pati sarili mo, masaktan mo. Along the process. So, tignan natin kung ano ang iyong energy, water sign, Knight of Cups, the Sun, Queen of Swords, the Hanged Man, the Magician. There's the Knight of Cups in your energy. Ibig sabihin, merong person na parang you are involved with this kind of person romantically. You are in love with this person. Maybe isa siya sa magiging apektado sa desisyon na gagawin mo. So, pag-aralan mo na hindi siya masaktan. Isipin mo na kung ano yung gagawin mong desisyon, makaka-apekto rin sa kanya. There's a new beginning. There's a hope in your energy. You are praying for this opportunity to come and you will have this kind of new perspective na will lead you to decide kung ano yung best for you. This new opportunity in your life, water sign, maybe this is a kind of a one chance sa buhay natin na parang ayaw mong sayangin. Ayaw mong sa huli pagsisihan mo na hindi mo ginrab yung opportunity na ito. Pero ang sinasabi sa iyo sa cards na ito na pag-aralan mo mabuti yung mga taong involved na maapektuhan sa desisyon mo bago ka mag-decide ng para sa iyo. Para sa huli, kung may mga bagay ka na hindi na consider, baka kasi pagsisihan mo sa bandang huli. Two of Pentacles. Ace of Pentacles. Ace of Wands. Eight of Swords. And Queen of Wands. There's a mixed emotion na nafe-feel ko sa iyong energy. Lito, gulo, hindi alam ang gagawin. Pero, very passionate about this new opportunity. Pero may nag-hold back sa'yo. Kasi siguro may mga taong involved sa buhay mo na maaapektuhan at ayaw mo yung mangyari. Kasi nga, mahal mo sila. Mahal mo siya. Tingin ko sa desisyon na gagawin mo, malaki yung impact nila. That's why nalilito ka. Kasi this is a kind of opportunity parang bihirang dumating sa buhay natin. And pag dumating ito sa buhay mo, doon ka magkakaroon ng confusion, kalituhan. Ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung kailangan kong i-take? Kasi kahit sa ngayon, hirap ka kasi alam mo na maaapektuhan yung mga taong mahal mo. Even though na ito na yung opportunity na pinakaaantay-antay mo, ito na yung opportunity yung pinagdadasal mo na mangyari sa buhay mo, alam mo na may kailangan kang makompromise, i-compromise sa buhay mo. So, aalamin natin yan sa Angel of Cards. Water sign, kung ano yung agam-aga mo sa buhay mo ngayon. Yung kailangan mo desisyon na gawin. Mga taong maaapektuhan sa desisyon mo. Tignan natin kung ano ang maitutulong sa'yo ng Angel Cards. Tandaan mo, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, may dahilan. Hindi yan dumadating sa ating buhay dahil gusto lang dumating. May reason yan kung bakit. Maaring pag dumating yan sa buhay natin, a lesson learned.
ang matututunan natin. Tingnan natin kung ano ang mensaheng gustong iparating sa'yo sa sitwasyon na may encounter mo or nai-encounter mo. Water sign. Within the next few weeks, so malapit-lapit na, within the next few weeks, don't stop. Helpful people. Within the next few months, and abundant. So I'm seeing here na just go. Kung ano yung tingin mong nararapat para sa'yo. Within the next few months, you will have this kind of sign, sinyales na tama yung desisyon na ginagawa mo, na gagawin mo. Sa tulong ng advice ng ibang tao, di ba? Just don't stop. Move forward. I'm seeing here na this angel cards saying na just go. Kung ano yung napag-desisyonan mo, kung ano yung nafe-feel mo na tama sa desisyon mo. Because in the next few months, you will have this kind of success. You will find success sa endeavor na tatahakin mo. Parang nakikita ko na just gain advice, request an advice from your person, helpful people. Diba? Hingi ka ng advice sa mga taong napagkakatiwalaan mo. Tingin ko, by doing that, magkakaroon ka ng peace of mind. Malalaman mo kung ano yung desisyon na kailangan mong gawin for you to be successful in the next few months. Just don't stop. So, tignan natin sa monology card kung ano ang advice na gusto niyang ibigay sa'yo. Ano yung mensahe na gustong iparating sa'yo, water sign? Water sign, alamin natin kung ano ang advice na gusto niyang iparating sa'yo. Ano ang mensaheng gusto mong iparating sa water sign? Sa kanyang sitwasyon na nai-encounter ngayon, ano ang advice or mensahe na gusto mong ibigay sa kanya? Water sign. So we have here, a personal issue reaches resolution. Kung ano yung agam-agam mo sa buhay mo, you will receive the answer you need. Diba? Matatanggap mo yung sagot na kailangan mong i-take. You and your loved ones are safe. Diba? Just trust. Huwag kang panghinaan ng loob. A time to give rather than take. Maybe it's time to give rather than take. Don't let pride get in your way. And confidence is your key to success. So I'm seeing here, water sign, sa monology card na binigay sa'yo, just go for it. Diba? Time to give rather than take. Maybe this is your time to shine. Make an effort sa desisyon na gagawin mo. Just be confident. For you to be successful, kailangan alam mo kung ano yung purpose mo, yung goal mo. Personal issue reaches resolution, kung ano yung desisyon na kailangan mo i-take. Tingin ko, nakuha mo na yung sinyales para makamove forward ka. Just don't let your pride get in your way. So, i-consider mo kung ano yung mga bagay man na makaka-apekto sa decision mo, and by then, by doing that, you will have the clarity to decide for your own life. So, thank you, water sign. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.